Isang siyensayang araw sa inyong lahat. Ako si Fortunato Boy de la Peña ng Department of Science and Technology o DOST. Welcome to Siyensikat, ang programang naglalayong sagutin ang anumang katanungan o hiling ng isang individual o grupo na may kinalaman sa science. Maraming mga wisher ang nagpadala ng kanilang mga tanong at gustong matutunan sa isang science expert o DOST idol. At ang wisher natin sa episode na ito ay isang health advocate na naghahanap ng mga pagkain o sangkap na magpapalakas sa ating mga katawan laban sa COVID-19. Samahan ninyo kami sa kanyang pagtuklas dito sa Siyensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. Mag-prepare po tayo ng tatlong klaseng pagkain. Nalalagyan po natin ng virgin coconut oil. So, yun yung nakita namin. And this is back up. Siyempre, of course, sabi natin, subjective type yun, ano? So, this is back up by their C-reactive protein. So, doon po natin nakikita na yung C-reactive protein, which is taken from the blood, nakita po namin talaga na the presence of infection in the VCO group was actually relieved. No? That's the marker of inflammation or infection because bumaba na yung kanilang C-reactive protein. Compared mo doon sa control, nasa threshold pa rin sila ng 5. Walang sino man ang hindi nababahala sa kanyang kalusugan. Bago pa man ang pandemya. Lalo na ngayon, na patuloy nating hinaharap ang isang global crisis. Ngunit hindi natutulog ang siyensya upang makahanap ng mga makabago na pamamaraan at gamot upang mapalakas ang ating mga katawan. Ako ang inyong co-host, Diego Reyes, at samahan niyo kami ngayon upang alamin ang potensyal ng virgin coconut oil upang mapalakas ang ating katawan at mapanatag ang ating kalooban. Dito sa Siyensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. Ako po si Jomar Lizaria, isang health advocate at kasalukuyang crewing manager ng Vega Manila Crew Management Incorporated. Nang dahil sa pandemyang ito, lahat halos tayo ay naging mas health conscious at isa marahil sa pamamaraan kung paano natin mapalakas ang ating immune system ay sa pamamagitan ng paggamit ng virgin coconut oil o kaya ng VCO. Nandito po tayo ngayon sa laboratory sa DOST FNRI upang alamin kung ano nga po ba ang mga resulta na nagagawa ng pagkonsumo ng mga pagkaing may virgin coconut oil sa mga pasyenteng may COVID-19. At para po mas matuto tayo, makakasama po natin ang ating wisher at ang ating expert, ang co-project leader ng clinical trials ng virgin coconut oil, Sir Jacus Nasis. Ako po si Jacus S. Nasis, Science Research Specialist 2 ng DOST Food and Nutrition Research Institute. Ako po'y bahagi ng virgin coconut oil trial for COVID-19 na pinangunahan ng DOST Food and Nutrition Research Institute. Sa pag-aaral na ito ay napatunayan na ang virgin coconut oil ay mabisang lunas para sa mga taong mayroong COVID-19, lalo-lalo na sa pagbubawas ng sintomas at nung tinatawag natin pagbalik sa normal na level ng C-reactive protein o yung ginagamit natin biomarker for inflammation. Tayo sa laboratory kung saan pinaprocess yung mga blood samples na nakokollect natin sa ating mga participants. Essentially, yung mga blood na nakuha natin from our participants sa ward unit, sa isolation unit, yan diretso dito for processing. So may mga set of parameters tayo na tinitignan para makitignan natin or makita natin yung epekto ng virgin coconut oil sa ating mga participants. But nung nakita natin na maganda yung result, bakit hindi natin ni-expand yung paggawa ng studies? So ang ginagawa naman ngayon dito, yung mode of intervention as compared to dun sa una natin sa Santa Rosa na pinahalo sa pagkain, ito naman ay yung direct na iniinom ng mga participants ngayon. So sir, do you have any estimate po na pwede mo bigay sa amin kung kailan po masasabi ninyo na itong paggamit po ng virgin coconut oil ay effective na? Kasi po ngayon, nasa theory stage pa po tayo, no? Para po masabi nyo na talagang ito ay effective na at pwede na pong gamitin ng ating mga kababayan. Pero bago nyo po sagutin yan, ito lang po ang ilang paalala.
Siyensikat mula sa EOST. Science at technology sa ating pag-unlad. Mga innovasyon para sa lahat. So sir, nasaan po tayo ngayon and paano po nito masasabi kung gaano nga po ka-epektibo yung possible effectivity po ng VCO sa ating mga patients? Okay, so meron tayong time points kasi ng extraction para malaman natin kung positive sa COVID yung mga participants natin. Considering na when we enrolled them, they are probable or suspect cases. So during different time points, kailangan natin confirm kung sila ay COVID positive. So ang gagawin naman natin dito, kung sino meron pa is RT-PCR. So itong study naman natin, in-approve siya ng ethics board ng FNRI. At nakalagay doon ng mga participants natin ay kailangan mag-sign ng informed consent form. Ibig sabihin noon, nagpapahayag sila na sila ay voluntary yung sumasali sa atin. At nakalagay naman sa ICF natin kung ano yung mga pwede nilang matanggap na treatment. So, kaya sabi natin doon na pwede silang makatanggap ng may halong VCO or pwede silang makatanggap ng walang halong VCO. Ang ethical, yung research natin, masasabi natin ethical naman sapagkat ito ay dumaan din sa approval ethics committee. And at the same time, na-inform yung rights and responsibilities ng ating mga. At ngayon naman po, nandito tayo upang makausap ang isa sa mga dating pasyente ng VCO clinical trials. Okay naman po ako ngayon. Maayos yung kalagayan at nakapagtrabaho na ako ng maayos. Pwede niyo po ba sa aming i-share yung pong mga ginagawa po ninyo noon, yung mga kinakain ninyo dun po sa mismong clinical trial na yun? Para po sa akin, yung hindi ko po kinakalimutan, yung mga gulay, kalimitang gulay, isda, bihira lang akong kumain ng karne. Ganun po. Hanggang sa nung una at saka nung naramdaman ko pong nakakatulong ng malaki sa akin, parang nasasanay na rin po akong ganun ng rutin ng pagkain ko po. Parang lalo akong lumalakas eh. Yung resistensya ko po, parang lalo akong hindi napapagod sa trabaho at saka may gana akong kumain. Yun po, ganun. Pero sir, sa tingin niyo po ba naging isang malaking factor po, naging malaking tulong yung pag-take po ninyo ng virgin coconut oil ngayon at noon pong kayo ay may COVID pa? Totoo po niya, opo. Malaking tulong po talaga kasi parang nung nandun ako sa ospital, nung hindi pa ako nagtetake ng gano'n, hindi pa ako makakain ng maayos eh. Pero nung natake ko siya, naging maayos at takbo ng kondisyon ng katawan ko hanggang sa tuloy-tuloy po akong gumaling. Hanggang sa pag-discharge ko po sa ospital. So Ma'am Dolores, kamusta po kayo ngayon after po ng inyong COVID treatment? Okay naman po. Malaking tulong. Malaking tulong po ng talaga sa epektibo ng virgin coconut. Nang talagang nakakapagaling ng mga nagpositibo sa COVID. Mm-hmm. Naman po, kasi po napakagaling ng virgin coconut oil sa maganda po ang naging epekto sa amin, lalong-lalo na po na nagka-COVID kami sa katulad ko. Gamitin po natin ang virgin coconut oil kasi napakaganda sa ating katawan, lalong-lalo na po pagka nagkakaedad ka na, so bali parang lumalakas ka. Miss Dolores, kayo po, ano pong pwede pong yung maging panghikayat sa atin pong mga manonood? Ito po ay magaling gamitin. Lalo na po sa may COVID. At makakaiwas po sa ibang may sakit. Ma'am Dolores, Ma'am Nora, maraming salamat po sa inyo at sana po patuloy po ang inyong paglakas. At sana po patuloy din po ang inyong pag-take ng virgin coconut oil. Maraming salamat po ulit sa inyong dalawa. At sa pagbabalik po ng Siyensikat, meron po tayong isang expert na makakausap upang alamin kung ito nga po bang pagkonsumo ng virgin coconut oil ay posibleng maging lunas laban sa COVID-19. Sa pagbabalik yan ng Siyensikat. At ngayon po mga kasama na natin, ang project head ng Virgin Coconut Oil Clinical Trial from VOST-FNRI,
Dr. Imelda Angeles Agdepa. Ako po si Imelda Angeles Agdepa, ang project leader po ng Virgin Coconut Oil Efficacy Trial. Ang project na ito ay nagawa po noong kasagsagan po ng COVID-19. Kami po sa Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute ay nakipag-unayan na po doon sa mga funding agencies kagaya po ng PCHRD o yung Philippine Council for Health Research and Development under the leadership of Dr. Jimmy Montoya. Tapos dahil sa supply ng aming VCO ay pumunta kami o nakipag-ugnay po kami sa Philippine Coconut Authority para po standard po yung gagamitin po natin na virgin coconut oil. At kami po din ay nagpapasalamat doon sa Calabarzon Regional Office ng Department of Science and Technology Region 4A para sa pagbibigay ng aming study site at kami po ay lahat-lahat ay tumutulong po para po maibsan po o mabigyan solusyon yung rising COVID-19 na incidence po natin. So, nagpapasalamat din po kami sa guidance ni Dr. Fabian Dairit dahil kung hindi po siya ay limited din ang aming kaalaman tungkol doon sa virgin coconut oil. Although there are researchers and previous literature reviews, yung kanyang mismong expertise ay nagbigay tulong po sa research na ito. Doc, maraming salamat po at magandang araw po sa inyo sa pagpapaunlak po ng inyong oras and expertise. So Doc, first and foremost po, saan po nagsimula ang project po na ito? Nagsimula itong project na ito noong May 2020, noong kasagsagan po ng ating pandemic. Inisip po namin na ano kaya ang magagawa ng ating ahensya para po matugunan ang problema ng COVID-19. Napag-isipan nga namin yung virgin coconut oil. Alam po natin lahat na ang virgin coconut oil ay kalat at ginagamit na natin ito kahit saan. Ano. So ngayon, ang sabi namin, based doon sa mga literature reviews din namin, nakita namin mayroong antiviral property. Pero ginamit nila ito sa mga HIV noon. So sabi ko, noong ginamit ito ng HIV, baka pwede din ito sa SARS-CoV, no? So sabi namin, sige nga, itry natin. So that time, hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. We really did already this kind of trial. Nakikonnect na kami sa PCA kasi sila yung source ng ating VCO. Of course, the design of the study was, sabi ko, paano i-design? Because there should be no contact between patients and kami na researchers. At saka kung paano namin i-administer. Siyempre, ang VCO, baka kung oral intake nila na ganun, baka ayaw din i-take kasi nga oily flavor, saka yung lasa siguro, baka masusuka or what. So, hindi namin alam because first time natin mag-test ng VCO. So, ang napag-isipan ko, siguro ihalo na lang sa pagkain. Ito po ay hindi natin niluto yung VCO. We just added it directly to cooked meals. Siyempre, may homogeneity yung imimix nila para hindi po kita na talagang ito ay visible na oily, no? So, yun yung ginawa nila. What is up guys? At nandito pa rin po kayo sa Siyensikat. Ngayon po, nandito tayo sa laboratory ng DOST-FNRI upang malaman kung paano nga po ba hinahalo o ginagamit ang virgin coconut oil sa pag-prepare ng inyong mga pagkain. Mag-prepare po tayo na tatlong klaseng pagkain na lalagyan po natin ng virgin coconut oil. Ito rin po yung mga kaparehas na pagkain po na ating listeners doon po sa proyekto ng nakaraang taon sa epekto po ng virgin coconut oil laban po sa COVID-19. Bali tatlo po ang piyahain natin. Una, sa agahan, ang ating pancake po. Pangalawa, sa tanghalian, ang pork steak with steamed vegetable. And then huli po ay kinamatisang isda po sa hapunan natin. So kung mapapansin mo, yung menu natin, isa siyang one dish meal. So kapag sinabi natin one dish meal, so meron na siyang protein source, andyan yung pork natin, at meron na din siyang vegetables, andyan yung bok choy natin. So
swak na swak gamitin tong VCO sa mga pagkain kasi instead of having regular oils, cooking oil sa mga recipe na ito, hindi nagamit natin ng VCO. At nung matikman ko na siya, walang masyadong nabago sa flavor niya. May konting coconut distinct flavor lang siya, pero halos parehos na parehos yung flavor pa din. So ayan guys, nakita po natin kung paano po mag-prepare ng food with virgin coconut oil. At samahan niyo po kami para po mas talakayin ang mas malalim ang usaping ito sa pagbabalik niya ng Siyensikat. So, Doktora, being po the project leader po of this clinical trial po, no, ng effectivity or yung potential effectivity ng virgin coconut oil sa mga patients po with COVID-19, where do you stand, Doc? Dun po sa pupuntahan pa or yung pong projection ng project po na to, lalo-lalo na po in this time of uncertainty na yung pong cases po natin ay, as we know, na tumataas pa po siya. Well, as a scientist, my vision talaga is to contribute something to the Filipino people who are in, it's so affordable, something like this. Since I got that kind of idea already, think we can do it. So yun yung persistence of doing what you think is right, you know that something is good in that VCO. Dun po sa inyong study, ano po yung nakita ninyong recommended dosage para po dun sa mga pasyente na may COVID-19? Okay, no first day, 1 to 3 days, 0.6 ml lang. Just to acclimatize the dose, the gut of the patient. Pero 4 days onwards is for 1.2 ml. And that's equivalent to almost 3 tablespoons per day. 3 tablespoons. And doctor, ano po yung usual na time ng treatment using VCO versus po dun sa mga taong hindi po nagtitake ng VCO? Sa, alam mo po, noong day 2 pa lang ng administration na ng VCO, nakita na namin yung diminishing signs and symptoms sa mga patients na nagtitake ng VCO as early as day 2 as compared to the control group, meaning to say yun lang, hindi yung meals lang ang kinukuha yung walang VCO. So at saka at the end of day 5, almost 83% ay maganda na yung epekto. Naniniwala po ako sa benefits na nabibigay ng virgin coconut oil kasi may mga clinical study rin naman po. It helps a lot because it has a, you know, antiviral, anti-inflammatory. Virgin coconut oil helps COVID patient recover faster. Actually, naniniwala naman po ako na nakakapagpagaling naman siya. Kami ngayon ay patuloy po na nagkakala po na sasagawa pa ng research para po dumami po ang ating samples. At kung kami po ay makakakuha ng pareho na resulta, siguro po pupunta ulit kami or makikidiscuss kami ulit sa DOH para po i-judge po nila o kaya i-evaluate nila kung ito na po ay po pwedeng maging adjunctive therapy ng COVID-19. Very promising knowing that we have this product near us. At malaking potential talaga as how I look at it. And I would personally submit myself to be one of the consumers. I-endorse ko pa ito sa aking mga katrabaho, kaibigan, kaanak. Para later on naman ay di ko na also reap the benefit of the product na ito. Nakita po natin sa edisyon ng Siyensikat ngayon ang totoong definisyon ng Tree of Life na kahit sa gitna ng pandemya, sa tulong ng siyensya at teknolohiya na nagbubukas sa mga oportunidad upang makatulong at posibleng nasa likod lang ng ating mga bakuran. Ako ang inyong co-host, Diego Reyes, at ito ang Siyensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. Isang makabuluhang proyekto ang natunghayan natin dito sa Siyensikat. Patunay ito, nakakampi natin ang science upang mapatatag ang ating kalusugan at mas mapaunlad ang ating kabuhayan. Nakita rin natin na maaaring umusbong ang pag-asa sa pagtutulungan ng mga scientists at iba't ibang sangay ng pamahalaan, publiko at pribado. Gamit ang siyensya, may magagawa tayo para tulungan ang isa't isa. Kung ikaw ay may katanungan,
na tingin mo ay siyensya ang makasasagot, huwag ka nang mag-atubiling gumawa ng vlog at i-post ito sa iyong social media accounts at lakipan ng hashtag Siyensikat. Malay mo, ikaw na ang susunod na wisher na lalapitan ng aming DOST idols or science experts. Hanggang sa muli, ako si Secretary Fortunato Boy de la Peña mula sa DOST na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa amin dito sa Siyensikat. Pinoy Popular Science para sa lahat.